July 28, Blood Moon. Nung diumano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi po aso yun. Nakatanggay kasi lahat sa tali eh. Ang tali kasi sa manok, hindi basta-basta matatanggal. Yun, parang binuksan talaga lahat. Pinakawalan, kaya ang inalala namin ay sigbin po yun. Yun po. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay ang tenga, sinlaki ng palad ng tao, pabaliktad kung ito'y maglakad, at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ito yung mga kalmot na oh. Ayan oh. Kita nyo? Kita nyo? Yung kalmot. Tapos ito pang meron pa dito apat na kalmot eh oh. Ito oh. Ayan oh. Kita nyo? Hindi ko alam ba't ganyan yung itsura ng kalmot yun eh. Parang sira talaga siya. Tapos parang hugis. Hindi mo malaman. Parang anong hugis eh. Masa yun. At dito po meron din bakas ng paa oh. Ito. Hindi ko alam kung si Shaquille O'Neal yung umapak dito. Ang laki eh. Ang laki oh. Dahil dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong dimano pinagtataguan ng sigbin. Sigurado si Joel, hindi peste ang dumali sa kanyang mga manok. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring may alaga ng sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon, hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Malaki na kwan na manok. Hindi naman ako sumasama sa pagkain. Sinasabihan ako ng kapatid ko, huwag ka na sumama, baka magalit pa yan. Iwasan nila yung mag-hearsay. Hearsay kasi yung pagsira sa amin, wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Hindi naman kami aswang. At hindi rin kami masamang tao. Kalimitang nag-uumpugan ang kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. No. 1, 2, 3. Yan na. Yan na. Ah, 1, 2, 3, go! Totoo nga sa kanya.
Kung nagustuhan mo aming kakupalan, please like and subscribe and click the notification bell button for more videos. Shoutout pala sa lahat!